Na na-slice. Meron tayong toyo o soy sauce, oyster sauce, onion, calamansi, ground black pepper, meron tayong cornstarch, so guys, lagyan muna natin ng asin yung ating bangus. So i-coat muna natin siya ng asin. Lagyan muna natin ng asin. Ayan. Siguraduhin lang natin na malinis ang ating kamay. Then, lagyan din natin sa likod. Balita rin natin. Budburan din natin ang asin doon sa kabila ng side ng isda. So yun guys, may cornstarch tayo dito. Ikukut lang natin yung ating bangus o i-dip. So, siguraduhin lang na dip natin mabuti siya sa cornstarch para hindi po siya dumikit pag ating pong pinirito. So, kailangan natin lagyan ito. Taktak lang natin para matanggal yung ibang excess ng cornstarch. So, ayan na guys, ready na natin siyang prituhin. So guys, sa isang 1 bowl, ilagay natin yung ating soy sauce. At ang ating calamansi. Ang ating oyster sauce. At ang ating ground black pepper. At haluin po natin mabuti at lagyan po natin ng tubig. So 1/4 cup of water, then i-mix lang natin mabuti. So, ayan guys. So, meron na tayong pang-sauce sa ating bangus stick. So, guys, magpainit tayo ng cooking pot. At pag mainit na, lagyan natin ng mantika.
o cooking oil. At painitin natin. At pag mainit na siya, pwede na natin ilagay yung ating bangus. So, ilagay natin ang bangus. So, sa pagsiprito po ng bangus, unahin po natin yung bandang sa may balat. Hayaan natin siyang maging golden brown, saka natin siya babalik ka rin. So, ayan guys, balik ka rin na natin. Ayan. Ready na siya. So, ayan guys, okay na siya. So, i-set aside natin. At lagay natin at ating ilagay yung second batch. So, ilagay natin yung second batch. So, lagi po natin uunahin yung sa may bandang balat ng bangus sa pagpiprito. So, ayan guys, naprito na natin yung ating bangus. So, pwede na natin igisa yung ating sibuyas. So, sa pinagprituhan natin, si mantika, ilagay po natin yung ating sibuyas na hiniwa natin ng pabilog. So, igisa po natin. Ilagay lang natin sa medium gas. Ang sarap itong bangus bistik. Bangus sibuyas pa lang. Ang bangon na. Ulam na, sibuyas pa lang. Paano pa kaya pag naluto ng ating masarap na bistik na bangus? So, pagluto na yung ating sibuyas, pwede natin ilagay yung ating calamansi mixture. So, ilagay na natin, guys. Yan. So, hayaan natin siyang kumulo. So, hayaan natin siyang kumulo. Takpan lang natin para madali siyang kumulo. So, ayan, guys. So, ayan guys, i-check na natin. Ayan, kumukulo na siya. So, haluin lang natin. Bango. Bango na guys. Then, tikman natin. So, tikman natin guys yung ating timpla. Kung okay na, tikman natin. Harap. So, pwede na natin guys yung ilagay yung ating bangus. So guys, ilagay na natin yung ating bangus na pinirito. Nakita nyo guys kung paano lutuin ang bistik ng bangus na napakasimple lang ng lutong bahay. So, nawa guys, ay nakabahagi ako sa inyo na isa na namang napakasimpleng recipe na madaling lutuin na sigurado magugustuhan ng ating buong pamilya. So, hayaan lang natin siya guys ng mga 5 minutes at pwede na po natin siyang ihain. So, ayan guys, pwede na natin siya garnishan ng ating sibuyas na iniwan natin ng bilog. So,
So, ayan na guys, ang ating bangus stick. Gayahin nyo guys, try nyo. Talagang mapapawaw kayo sa sarap.